concerts na. So, maririnig na mamaya yung mga album. At the same time, ay meron akong surprise sa akin. Nag-iisang minamahal. So, hindi niya alam to. Hindi niya alam. So, bumili ako ng sing-sing at ng bulaklak para mamaya ay mag-propose na ako sa kanya. So, surprise proposal ito. So, during the concert, yung last na song, yung love song na sinulat ko para sa kanya ay nakantahin ko. Then after that, ay mag-propose na ako sa kanya. So, abang-abang lang ngayon mga kaibigan. Ang sasagot niya. Medyo kinakabahan niya ako eh. And, parang may iyak na ako eh. Kasi hindi ko alam kung anong lagi. Dapat na maayos na kilos. Hindi ko talaga alam. First time mo bang gawin tao basta ako? Okay, first time ko rin ako dito. Ang mag-propose eh. Talagang gusto ko na din mag-asawa. Abang-abang kayo, mga kaibigan. Saan ba? Saan ba? Ito para makita yung mga niya. Ikan nyo man dito, gaw na. Isang buwan basta o. Ayan. Ikan nyo man dito, gaw na, kakabsan. Ikan ni Balasang. Oo! Oh! Sumbati kararag! Jelo! Ajumento! Okay, so... Ang title po ng awitin ito ay... Ikaw nga, tita! Pasensya na po, hindi ko po nasabi sa inyo to, pero... Gusto ko pong haranain si... Casey ngayon. Tanda po ng tunay na pagmamahal ko sa kanya. Thank you.
Recently, talagang ang inspiration ko kung bakit sinulat ko ito ay nahin sa kanya. So, magandang sana akong maiyak overwhelm ako ng emotion ko ngayon. Pero sabi ko nga sa kanya, buong pagmamahal kong sinulat itong awitin na ito. So, sa araw at gabi, ang title ko ng awitin ito. Nakwento ko po doon kung paano kami nagkita. Nagkita kami sa kapilya. Pero, praise God, dahil inibig niya ako.
Mahal na mahal ko. Minamahal ko babae ito. Tunay na mahal ko to. At hindi ako nakapagpaalam kasi wala eh. Hindi ko siya masurprise. Hindi ko siya masurprise kasi lagi siyang nandyan. So hindi ko masabi kila tita. Pero thank you tita kasi nandito kayo ngayon. Si mama at saka si papa. Yan, mga kasama ko sa church, mga young people sa church, kayo ay witness sa gabing ito. Witness kayo ng pagmamahala namin ni Casey. So, gusto kong malaman mo na sobrang love kita. Naiisap ako. Pero ito yung totoo. Katulad ng sabi ng kanta, sa araw at gabi ay mamahalin kita. Hindi ko hayaan na masaktan ka. Para sa ito, mahal kita. Sana tanggapin mo itong pagbahay. Yes.
Pangako ko sa'yo na ikaw lang. Ngayon pa lang, hindi pa man tayo kasal, pero magiging faithful ako sa pagmamahala natin. Ikaw lang sa buhay ko, wala nang hindi. Maraming salamat sa mga kapatid na narariyan. Maraming salamat po, tita, sa suporta kay Casey. Pinapangako ko po na hindi ko pababayaan itong anak ninyo. Siyempre, hindi ko pagbubuhatan niya ng kamay. At hindi ko din sasaktan. So, ang pagmamahalan namin kami lang dalawa habang buhay, pangako ko po yun sa Diyos, unang-una sa Diyos. At pangako ko yun sa Kanya at sa mga sa inyo. Witness kayo. Salamat po. Congratulations! Oh, nakaka-ilap! Ano yung susunod? Kasal ka! Ay, ako lang pare! Sige, Pastor. Enjoyin mo siyang kasama. Umalis na kayo dito. Ito po yung isang ehemplo sa mga kabataan na kailangan pinagpipray po natin yung mga magiging asawa natin. Pero ang concern ko, hindi po yun ang sentro. Actually, nakiusap lang si Pastor sa akin na, Pastor, baka pwedeng hiramin yung time na yon. Eh, naging climax naman na. Pero alam nyo, ang pag-ibig ay regalo ng Diyos yan. Ninong tayong lahat!